Good evening, welcome back to our online tutorial. Welcome to CerberNews Pen and Paper Accounting video tutorial. I'm your teacher, Mr. Malang Bernabe, and I would like to welcome you again for another set of video tutorials. And for today's video tutorials, we are going to analyze and understand the problem. Then we're going to prepare the general journal, and we're going to prepare the T accounts, and of course we're going to prepare the trial balance. So before we're going to start solving the problem, or before solving any accounting problem, class, very important for you to prepare your charts of account. So charts of account is very important para may guide ka kung saan mo ipopost yung mga accounts mo. So ito, for this problem, I have prepared the charts of accounts. So ito tayo, may mga account code tayo at saka meron account title. So paggawa ng charts of accounts, so basahin mo muna yung problema at saka ay i-identify mo yung mga account title like cash, like account receivable, supplies, office equipment, computer, the prepaid insurance, account payable, the owner's capital and owner's withdrawal, and the business revenue, the salaries expenses, rent expense and supplies expense, and utilities expense and miscellaneous. So itong mga account code at saka account title, magagamit natin to sa paglagay ng account code dun sa journal or columnar natin. Diba may column dun na PR or posting reference. So ito yung code na dapat ilalagay natin sa bawat account title. So very important na gumawa ka muna ng charts of account bago magsimula sa problem. So if you guys ready, please prepare your pen and ball pen and we're going to solve the problem. Join me as we venture another set of problem for accounting. So let's start. So the problem says that on May 2, 2020, the GB company explored to a new business. This is and decide to open a self-service laundry shop, and the following transaction are as follows. So for transaction number one, we have here Mark Jason Berador deposited 200,000 pesos at Union Bank in the name of his business on May 3, 2020. So sa general journal class, ito yung mangyayari, 'di ba? Sa gilid meron tayong date, sa gitna meron tayong account title or yung transaction. Doon sa tabi ng transaction meron tayong tinatawag na PR or posting reference. Then meron tayong debit at credit. So sabi daw, deposited Mark Jason Berador cash at Union Bank 200,000. So dito ilalagay natin May at date sa year sa taas 2020, then sa baba yung month, then date dito sa gilid. So May 3 cash and bank tayo. So ang PR, ang posting reference code ng cash is doon sa account title natin, ang sabi posting reference is cash is 101. So dito makikita nyo sa posting reference, nilagay ko dyan 101. Then syempre cash yun, debit tayo ng 200,000. Tapos i-indent nyo doon sa baba, sa may indent kasi magkre-credit tayo. Ano yung i-credit natin? MGB Capital. So yung capital ng owner. So i-credit natin siya doon ng 200,000 pesos. So sa general journal class, ang pagkakaiba lang dito sa journalizing ay
dapat may explanation tayo dito sa baba. So, kung nakita nyo, mula sa cash, naka-indent yung capital kasi credit din. Then, mula sa capital din, may mga 1/2 inches lang siguro. Dapat i-indent mo rin yung explanation mo. So, yung explanation natin dito is to record the investment. So, yun lang ang dapat nyong gawin sa general journal. Okay, next. Ang ating transaction number 2, sabi, purchase laundry equipment amounting to 90,000, paying cash 50,000, and the balance is on account on May 4, 2022. So, sa paggawa sa ating general journal class, hindi na siya simple entry, no? Or single entry tulad nito, yung cash in bank at saka capital lang. Kasi sabi sa problem, nag-purchase siya ng laundry equipment amounting to 90,000 pero nagbayad siya ng 50,000 tapos yung remaining on account. So meaning to si double transaction to. So compounded entry ang tawag dito. So ang mangyari sa general journal ganito. Ayan. So, on May 4, sabi pa nga, on May 4, laundry equipment, debited tayo. Yung account code ng charts of account ng equipment is 104. Debit tayo ng 90,000. Ayan, nakikita nyo, 90,000. Tapos, dun sa credit, mag-credit tayo sa cash kasi nagbayad nga siya ng 50,000. So, another credits na naman is accounts payable. Yung code ng accounts payable is 201 base dun sa charts of accounts. Then, credit mo naman siya ng 40,000. So, is hindi lang siya isa, kundi tatlo. Tatlong accounts yung in-entry natin. So, ang tawag dun sa kanya is compounded entries. So, ayan, maglagay din tayo ng explanation is to record the equipment. Baka kayo magtanong, bakit sir hindi na naka-indent si accounts payable? Hindi siya nakaka-indent kasi pareho sila sa credit side. So, dapat ganyan lang yung kalagay nyo dun sa kolumna nyo. So, that is a transaction on May 4, laundry equipment. Transaction number 3, prepaid insurance for 1 year, 5,000 pesos on May 5, 2020. So, nagbayad si Mark Jason Berador ng insurance para sa business niya, 5,600. So, ang gagawin natin dito sa general journal, so ayan, sa general journal, bali, date niya is May 5. So, prepaid insurance, code niya is 106, then debit tayo ng 5,600. Then sa cash uli, indent mo naman uli kasi credit siya, yung code ng cash natin is 101. So, credited din siya ng 5,600. So, ang explanation nito is to record insurance. Sana nasundan. Next. Transaction number 4, acquired laundry supplies for 1 month operation in cash, 12,800 on May 6, 2020. So, paggawa ng general journal, ito, ilagay mo yung date. That's May 6. Laundry supplies, debited siya ng 12,800. Yung code niya, so PR code is 103. Then, uli, kasi nagbayad tayo in cash. So, cash, bawas tayo sa cash natin. Yung code ng cash is 101, credit ng 12,800. Ang explanation is to record supplies. Transaction number 5, sabi, receive service income after opening of
the business 30,000 recorded on May 7, 2020. So sa General Journal, ito yung makikita nyo. On May 7, cash, code natin is 101, debit tayo ng 30,000 pesos. Kasi income nga yun, pumasok sa atin. So dagdag sa cash asset yun. And then, tayo dun sa sunod, laundry revenue, yung code ng laundry revenue is 401. Credit naman tayo ng 30,000. So, ang explanation doon is to record revenue or to record business income. Next transaction. Transaction number 6, purchase new set of computer at Octagon for cash amounting to 12,500 for office use on May 8, 2020. So sa General Journal, record tayo May 8. So computer, code niya is 105, 12,500. Then indent uli, cash 101, yung code natin sa cash. Debit, credit din tayo ng 12,500. So, transaction to explanation niya is to record purchase computer. Transaction number 7, sabi sa problem, paid monthly rentals of the stall or building, 5,600 on May 9, 2020. So, sa General Journal, re-record tayo again ulit. That's May 9. Then, rental of building. So, sa General Journal, re-record tayo ng rental of building. Rental code is 502. Then, debit tayo 5,600. Then, magre-record din tayo sa cash. So, cash code is 101. So, credited na naman siya ng 5,600. So, ang explanation is to record the building rentals. Next, transaction according to the problem. Transaction number 8, paid laundry equipment, 40,000 on May 10, 2020. So, nagbayad siya. So, sa General Journal, so makikita natin May 10, payment of equipment. Code ng equipment is 104, 40,000 debited. Then mag-credit din tayo ng cash. Code 101, so credited siya 40,000. Record, ang explanation is to record payment. Next, transaction according to the problem. Transaction number 9, receive loans from card bank worth 25,000. So, nag-loan si Mark Jason Berador. So, recorded to on May 11, 2022. So, sa General Journal, so, record tayo kasi umabot yung loan mo. So, dagdag yan sa cash natin. So, debited sa cash, 101, 25,000. Then, since utang nga siya, account payable code natin is 201. Then, credit naman siya sa 25,000 doon sa credit side. And then, an explanation is to record loan. Transaction number 10, sabi, receive the second month of service income, 32,000 on May 12, 2022. So, sa General Journal natin, that is on May 12, so, revenue nga siya, income. So, dagdag yan sa cash natin. Ano link code natin? Sa cash is 101. So, debit naman siya 32,500. Then, i-credit natin doon sa laundry revenue. Code sa laundry revenue natin is 401. 32,500. So, ang explanation is to record income. So, I think this would be the last transaction. So, transaction, sabi, sa problem, payment of bank loan on May
13, 2020, full payment of 25,000. O di ba nangutang yung si Mark Jason Berador sa credit bank? So ngayon naman, since kumikita na yung laundry shop niya, nagbabayad na siya. So pag-reflect natin doon sa general journal, ito yon. So sa general journal, recorded date May 13, then payment of bank loan, code natin is 201, 25,000. Then bawas din sa cash natin, code natin sa cash is 101, credit 25,000. So an explanation is to record bank payment, bank loan payment.